Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pinaglayo man tayo ng panahon, hindi naman natin mapipigilan ng pagkakataon na darating yung araw, magtatagpo muli ang bakas ng kahapon upang muling simulan ang naudlot na kapalaran. Habang nasa Ilog kami ni Nanay, masaya ko siyang tinutulungan sa pagbabanlaw ng mga damit na nilaban niya. Nagtatawanan pa nga kami habang pinag-uusapan yung mga kalokohan ko noong maliit pa ako. Medyo makulit kasi talaga ako dati. At saka, ako yung tipo ng bata na kapag inasar mo, nako, babangasan talaga kita. Kaya, ayun, ilang walis na rin yung nasira ko sa kapapalo ni Nanay sa akin. Pero kahit makulit ako, mapagmahal naman ako. Kaya nga, nagpromise ako na hindi ko papasamain ang loob ni Nanay at Tatay. Kasi mahal na mahal ko sila. At sa patuloy na pagbabanlaw namin ni Nanay ng mga damit, sa wakas, eto na, malapit na kami matapos. Ang sakit sa likod. Sabalit, may napansin ako. Kasi nakita ko si Tatay. Mukhang pauwi na si Tatay. Kaya eto, sasabay na lang kami kay Tatay. May dala kasing parago si Tatay na hinihila ng kalabaw. Doon na lang kami sasakay, pauwi sa bahay. Ang sarap kasi sumakay sa paragos. Oh, anak, tara na. Umuwi na tayo. Grabe, ang sakit ng likod ko. Uwi ka ni Nanay. Ikaw kasi, Nay. Sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na sa pagkuha ng mga labahin. Ayan tuloy, nasakit yung likod mo, kakalaba. Wika ako. Anak, ano ka ba? Kaya ko pa, at saka nakakainip sa bahay kapag walang ginagawa. Wika ni Nanay. Ay nako, napakakulit ni Nanay. Anak, hayaan mo, uuwi ako lagi na maaga para hindi na mainip yung Nanay mo. Malay mo, masundan ka pa. Uwi ka ni Tatay. Alberto, ano ka ba? Hindi ka na nahiya sa anak mo? Kung ano-ano yung sinasabi mo? Uwi ka naman ni Nanay. Ay nako, Magdalena, pakipot ka pa. At saka, malaki na yun si Jepoy. Alam na niyan yung lahat. Baka nga, may nililigawan na yan eh. Wika ni Tatay. Oo nga anak, baka mamaya, may nililigawan ka na ha. Ipakilala mo agad sa amin ang tatay mo. Wika ni Nanay. Wala po. Masyado naman kayong excited. 20 pa lang ako. At saka kung meron man, sasabihin ko agad, okay? Wika ako. Ay nako, binata na talaga tong anak ko. Kaso tamad pa ding maligo. Wika ni Nanay. Oo nga anak, binata ka na. Dapat araw-araw ka nang naliligo. Baka mamaya mabasted ka niyan kapag naamoy ka ng nililighawan mo. Sasabihin sa'yo, amoy kupal ka. Uy ka ni Tatay. Grabe naman kayo, Tay. Bakit? Yun ba ang unang titingnan nila kapag niligawan ko sila? Uy ka ako. Oo.
Yun agad, anak. Kaya nga, hindi na ako nakaligtas sa nanay mo eh. Ay nako, Magdalena. Uy ka ni tatay. Natawa tuloy ako. Uy, Alberto. Ikaw ah. Niloloko mo yung anak mo. Eh, ikaw tong patay na patay sa ganda ko ah. Uy ka naman ni nanay. Ay nako, Magdalena. Kaya pala, pinikot mo ako. Wika naman ni tatay. Natatawa tuloy ako. Laging yan yung pinag-uusapan nila. Di ko tuloy malaman kung ano ba yung totoo. Pero alam ko naman na mahal nilang isa't isa. Kasi nabuo ako. At saka ang ingay din nila kapag gabi. Hindi na nahiya sa akin. Buti na lang at wala kaming kapitbahay. Pagkarating namin sa bahay, eto, nagsampay na kami. Sakto sa napakainit na panahon. Magdalena, maligo ka na pagkatapos ng magsampay. Ikaw naman, Jepoy. Pumunta ka muna sa bukid. Magpakain ka muna ng mga baboy doon. Wika ni tatay. Alam na. Mukhang may mabubungkal na lupain na naman. Kaya naman, eto. Pagkatapos namin magsampay ni nanay, naghanda na ako para pumunta sa bukid upang magpakain ng mga baboy. Nakasanayan ko na yung ganito. Hindi naman ako maarte. At saka, kaibigan ko na kaya yung mga baboy dun. Sila yung lagi kong kausap. Naiiyak nga lang ako kapag binebenta na sila. Pero, ganun talaga. Kaya nga hindi ako nakain ng baboy eh. Kasi, baka yung baboy na yun na niluto ay yung tropa ko. Nanay, tatay, naalis na ako. Wika ako. Kaya eto, naglalakad na ako. At sa paglalakad kong ito, marami akong nadadaanan ng mga pilapil. Dadaan kasi ako sa palayan. Medyo malayo kasi sa bahay yung mga inaalagaan namin na mga baboy. Masaya na talaga ako sa ganitong buhay. Simple lang, tapos marami akong tropa na baboy, kabayo, kalabaw, at baka. Sila na kasi talaga yung kasama kong lumaki. At kapag nakikita nila ako, ang iingay nila, akala mo eh, nakakita ng artista. At sa mga tropa kong hayop, madalas na may kwento ko si Kyle. Yung batang mabait na nagbigay ng kwenta sa tsinela sa akin. Sa tagal ng panahon na lumipas, di ko siya makalimutan. Napakabait kasi ni Kyle. Sana makita ko siya ulit. Kaso mukhang imposible na yun. Wala na kasing tao dun sa dati nilang bahay. Kaya, eto, nagsimula na ako maglinis ng mga kulungan ng baboy. Kaso, bakit ganun? Parang may kulang. Parang may hindi ako maramdaman. Paghawak ko sa leeg ko, kinabahan ako. Kasi, nawawala yung kwintas na binigay ni Kyle. Hindi pwedeng mawala yun. Kaya naman binilisan ko yung kilos ko para matapos agad ako sa ginagawa ko. Baka kasi nalaglag yun. Bakit ba di ko naramdaman agad? Yun na lang ang tanging alaala ni Kyle sa akin. Tapos mawawala pa. Sana makita ko yun
Kasi kapag nawala yun, hindi na ako makikilala ni Kyle kung babalik man siya.